Suko ko na ba sa katotohanan ng karburador mo na halos kahit anong gawin mo, hindi matanggal-tanggal ang palya? So sa video ito, sasabihin ko yung dahilan at bibigyan kita ng paraan. Mawalan na hapon sa inyong lahat mga kabiker, purihin ang Panginoon at salamat dahil sa biyaya ng Panginoon makakapagbahagi tayo ng simpleng tutorial. Marami kasi sa atin na sumusuko na sa katotohanan ng karburator nila na kahit anong gawin nila, palyado pa rin ang takbo ng kanilang mga motor. So sa apang ito, share ko sa inyo kung ano yung dahilan at ibibigay ko na rin yung paraan para maayos nyo yung mga motor nyo. So wag na natin patagalin pa, tirahin na natin. Yan mga kabiker, kung mapapansin nyo, meron tayong spark plug dito at saka isang karburator, no? Tulad nga ng sinabi ko mga kabiker, marami sa atin sumusuko sa katotohanan ng karburator natin. Actually, marami na tayong video related sa pagtotono, no? Pero ngayon kasi mga kabiker, marami pa rin nahihirapan magtono, no? At marami pa rin nagtatanong kung bakit napakahirap itono ng karburador. Sabihin ko sa inyo ang totoo mga kabiker, no? Hindi porket nagtono ka at nagpihit ka ng tonohan, makukuha mo kagad, no? Kailangan may proseso yan, no? It takes time kasi ang pagtotono mga kabiker. Kaya yung mga motor natin, palyado, nagbabackfire, delay ang throttle, pupugak-pugak dahil yan sa karburador na hindi nakatono. Ano nga ba yung dahilan mga kabiker at yung paraan? So unahin muna natin yung dahilan, no? Ang dahilan niyan mga kabiker, no, mali yung pagpihit natin, no? Katulad nga ng mga sinasabi ko sa mga naunang vlogs ko related sa pagtotono, pag nasa ilalim yung tonohan, fuel screw type. Katulad nito, fuel screw type. Meron din naman yung nasa side ng karburador. Minsan nandito, no? So, pang XRM. Ngayon, nga ng pag-iikot natin mga kabiker para hindi tayo mahirapan. Katulad nitong mga pang TMX na 155, no? Pang 155 yan. Is from close, magluwag tayo ng 2 turns. Doon tayo magsisimula. Ngayon, pag nag-iikot tayo, kailangan konting increment lang yung ikot natin. Hindi yung minsanan. Halimbawa, ito. Pag nag-iikot tayo, kailangan konting-konti lang. Yan, ganyan. No? Daanin natin sa 1/8 na increment. Kasi pag 1/2 mga kabiker, itong gatla na ito, dito na nakikita nyo, yung hiwa niya. Pag umiikot yan dun sa likod, ano, half na yun. Pag umiikot naman ng kalahati, 1/4. Ngayon, kalahati nyo yung 1/4, increment. Yan, ganyan lang. So ganyan-ganyan lang, minsan kasi napapasobrahan tayo, no? Pero kung hindi pa rin maganda yung minor niya mga kabiker, syempre kailangan natin yung hanapin, no? Itotono natin yung tonohan niya. Walang exact turn, no? Kailangan nating hanapin, kailangan nating itono para mahanap natin yung tamang minor, no? So kailangan alam niyo yung type ng karburador niyo, kung paano yung ikot niya, kung paigpit o paluwag. Kasi itong fuel screw type mga kabiker, like itong Honda TMX 155, doon sa niluwag nating 2 turns from out, pitan mo yan papuntang lean yan, lean. Tapos pag niluwagan mo naman, start from 2 turns, no? Kasi naka 2 turns na siya, niluwagan natin ng 2 turns, pag niluwagan mo naman yan, no? Papunta naman ng rich mixture yan. So yun yung una na dapat nating malaman para maayos natin yung palya ng motor natin. Pangalawa, so hindi na tayo nagtagal, so kung paano pag-ikot, no? Kasi marami na tayong video niyan kung paano magtono. Ngayon, yung pangalawa is yung plug reading. Yan. Actually, mga kabiker, meron na talaga akong video about plug reading. Kasi related yung plug reading para maiwasan natin yung overheat. Kaya ginawaan ko ng tutorial to. May mga kabiker tayo na hindi pa rin alam mag-plug reading. No? May nagtatanong sa atin, pakita ko sa inyo. Yan. Mapapansin nyo yung video na iwas sa overheat ng makina mag-plug reading. Yan. Basahin natin, comment ni Ibolseco Paul. No? Boss, paano pag-plug sa gilid, tas brown sa gitna? Ano po dapat gawin doon? Stock 155 loads, salamat. Yan. So yun yung tanong niya. No? Yung plug reading daw ng spark plug niya, black sa gilid, tapos brown sa gitna. Ang sabi niya. Kaya nga itong pang TMX 155 na karburador yung ginamit natin para tugma naman dun sa nagtanong. Ngayon, pupunta naman tayo sa spark plug. Kasi dito naman
binabasa yung reading ng spark plug, no? O dun sa comment ni Bolseco Paul, yung kabiker natin, no? Black sa gilid ka na dito. Sa gilid, ibig sabihin ito, itong gilid na to. No? And then brown sa gitna. So bago ako sagutin yan, paliwanag muna natin yung plug reading. No? Bakit kailangan na kailangan natin malaman yung plug reading, no? Kahit na marunong kang magtono, mag-ikot-ikot ng karburador, kung hindi mo rin alam mag-plug reading, bali wala. Saan ka babase? Halimbawa, nag-iikot ka, papalya-palya. Sabi ni kabiker, magbawas lang ako. So, nagbawas ako ng ikot. Sabi ni kabiker, magluwag lang ako. No. Ngayon, paano mong malalaman? Sa tunog lang ba? Gumanda yung tunog? Hindi. Kailangan meron kang basihan. Kaya nga meron tayong plug reading na napaka-importante na halos marami sa atin yung sumusuko katotono ng karburador kasi di tayo nag-plug reading at hindi natin alam mag-plug reading, no? So, importante ito sa may mga motor, mga kabiker. Sa lahat ng may motor, alam naman natin ang bawat motor may spark plug yan, no? Kaya nga marami din nagtatanong sa atin, mga kabiker, yung mga may sasakyan. Pwede rin ba yan, boss, sa sasakyan? O sinasagot ko sila, pwede. Kasi makikita natin yung sign dito, mga kabiker. Ano nga ba yung mga reading ng motor natin ay pumapalya, no? So, bubuksan natin yung spark plug natin. Ngayon, pag binuksan natin, kung nakita natin, maitim, no? Maitim, yung parang merong abo-abo, yan yung tinatawag na rich mixture, no? Rich mixture. Itong rich mixture na to, means matakaw sa gasolina. Mas lamang yung gas kumpara sa hangin. Ngayon, kung binuksan naman natin yung spark plug natin at nakita natin na medyo ganito, silver pa rin at puting-puti yung nasa gitna, and then puti rin dito, sign ng lean mixture yan, no? Kasi itong nasa gitna, mga kabiker, tawag yan na center electrode. Itong akal is ground electrode, no? Ngayon, yung sinasabi ng kabiker natin, maitim daw dito, pero sa gitna, ay brown. So, sasagutin ko na para hindi na humaba yung explanation natin, no? Pag ganun, mga kabiker, ang reading nyo, kasi marami nagtatanong sa atin, ang reading ng spark plug nyo, pag brown sa gitna, no? At may itim dito sa thread, katulad nito, papakita ko sa inyo, ayan, no? So, kitang-kita naman yung brown, no? Sa gitna at may itim naman sa gilid. So, anong nakalagay dyan? Normal. So, ganun, mga kabiker, normal pa rin yun. Kabiker, yung normal ba? Optimal na ba kung tawagin yun? Kasi yun yung hinahanap natin sa pagtotono, yung optimal. Ibig sabihin, yung perfect na sunog. Pag sinabing normal, hindi pa optimal yon, no? So, kailangan niya pang kulay brown lahat. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kabiker, mahirap talagang itono yung karburador at mahirap talagang kunin yung optimal. Ngayon, kabiker, pwede na rin ba yung brown dito at saka brown ng konti rito? Pwedeng-pwede na yun, mga kabiker. Basta't alam natin na wala siyang palya, wala siyang backfire, wala siyang delay, nakatono na yun. Huwag na natin kunin yung perfect na kulay kasi mahirap talaga yun. Pero kung titignan natin, mga kabiker, yung pinaka-optimal, pinaka-maganda yun para tipid sa gasolina, no? Kasi perfect na siya. Ibig sabihin, tamang-tamang sunog, walang nasasayang, no? So, normal yung may brown sa gitna at may itim dito sa gilid. Normal lang yun, no? Ibig sabihin, hindi naman siya kuwang-kuwa, napit na siya doon, no? Naman natin na yung palya niya nawala, no? Nakatono na yun, mga kabiker. Pag sinabi kasing optimal, mga kabiker, kuwang-kuwa na yon. Ngayon, kabiker, meron ka bang example na spark plug para mapakita mo sa amin kung ano ba yung optimal? Actually, mga kabiker, hindi ko sa inyo mapapakita yon. Pero meron akong ipapakita ng spark plug ko na nakatono, no? Sandali lang, no? Kukunin ko muna. So, eto, mga kabiker, tinanggal ko muna sa motor. Ngayon, kung mapapansin nyo, no? Actually, meron siyang kulay brown, ayan. Hindi naman siya eksaktong brown na brown talaga. Ayan. Medyo may pagkaitim pa rin siya sa thread. Ayan. Alam nyo ba yan, mga kabiker? Ang ganda ng response ng motor pag ganito. So kung ganito yung nakuha nyo, mga kabiker, actually nakatono na yan. Pero yung bandang thread niya may itim pa, no? Kasi kung mapapansin nyo, lahat dapat yan. Walang itim. Brown lahat yan pag nakatono. Ngayon, mga kabiker, kaya tayo minsan sumusuko tayo katotono ng karburador natin, hindi natin alam yung dahilan. Hindi natin alam kung saan papunta. Yung katulad yung pinaliwanag ko sa karburador natin, ito. Ano?
Meron kasing ibang klase na tunuhan. Meron sa side, meron sa ilalim. Eh kung paano kung baliktad yung pag-iikot natin. Kabiker, nakailang luwag na ako, lean pa rin. No? So hindi natin alam. Kabiker, halos masara ko na yung tunuhan, rich mixture pa rin. No? Kasi hindi natin alam yung dahilan. Hindi natin alam kung paano iikot. No? Ngayon, yung paraan, yung plug reading. Kailangan alam din natin mag-plug reading. Hindi lang tayo nag-iikot, kailangan meron tayong pattern. Ang pinaka-pattern natin yung plug reading. No? So kung alam natin yung dahilan at alam din natin kung ano yung paraan, hindi na tayo mahirapan magtono. Kaya tayo nagtatanong mga kabiker na hindi matanggal-tanggal yung palya ng motor natin dahil sa dalawang yun. Hindi natin alam yung dahilan at hindi natin alam yung paraan. No? So ganun lang kasimple mga kabiker. I hope na matotono nyo yung mga carburetor nyo. At kung hindi pa, panoorin nyo yung mga video natin sa channel natin na related sa pagtotono. May mga pinapakita din akong paraan doon, no? So eto, kaya ginawa ko to. Meron pa rin hindi alam mag-plug reading. Kaya merong nag-comment sa atin na kabiker natin na kahit fully brown sa gitna, pero fully itim sa gilid. So normal lang yun mga kabiker. So, yun lang mga kabiker. I hope na nakuha nyo na. Last video na natin to related sa pagtotono. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.